Thank you, Magic Wand. Sa Playhouse, isang wand, isang kumpas, pangarap ay matutupad. And cut! Thank you very much, guys. It's a wrap! Ah, excuse me lang. Beka. Okay po ba yun? Gusto ko yun. Sandali na, kakausapin ko si Alex, ha? Ito ka lang muna. Alex, mag-usap tayo. Bakit? Tayong dalawa lang. Hana, dun ka na muna, ha? Mag-uusap lang kami. Sige na. Excuse me, guys. Mamaya na tayo mag-set down, mag-uusap lang kami. Bakit, Edward? Kung saan ba? Alex, nasabi mo ba talaga kay Kara na dadalhin mo mga bata dito? Oo naman. Sigurado ka? Si Kara tumawag sa akin. Hinahanap niya si Becca at Hana. Hana? Okay? Asan si Becca? Ay, naku. Na Kara, Lola, bakit po? Pinag-alala niyo kami, apo. Ayosin kayo mga bata kayo. Bakit ba kayo napunta dito? Kara? Pinagawa ko sa mga bata, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, stay away from Becca! Tama na! Kausapin mo siya ng mahinahon! Tama na yan, sir! Sabi, hindi ko sila tinakas! Huwag po kayo mag-away! Hindi po talaga kami tinakas sa Sir Edward! Ay! Shhh! Becca! Usapang matalanda ito! Dumung tayo sa labas! Pero wala po siyang kasalanan! Mama na kay Kinyang. Ay, alin ka na! Panahin na muna tayo labas! Dumung tayo sa labas! Sinabi ko sa inyo, wala talaga akong kasalanan! Si Alex na talaga ang nagdala sa kanila dito! Akala ko naman alam niyo! Bakit mo ginawa yun, ha? Hindi mo malam ba kami naisip na kuya mo? Di ba pinagdaanan na namin to? Bakit mo dinala yung mga bata dito? Alam mo, mag-aalala kami! Ano mo kinagagalit mo, Kara? Nagsabi naman ako sa inyo, nagpaalam ako, sinabi ko kay kuya na pupunta kami dito. Wala kang sinabi sa akin! Meron! Hindi mo lang siguro narinig. Palibasa, masyado kasi kayong abalang-abala kanina, hindi nyo na nga pinapansin yung mga bata. Pero hindi ibig sabihin nung may karapatan ka na dalhin yung mga bata dito. Di ba pinagsabihan na kita? Narespetuhin mo yung desisyon ni Sarah, pero ano ginawa mo? Alam mo, wala kayong bang ginawa kundi gumawa ng gulo, eh. Tama na! Merong hindi pagkakaunawaan dito. Eto, mahimik na kayo, ha? Saan pupunta? Oh, ano? Takas ka pa, ha? Ano ba kailangan niyo sa akin? Alam mo kung anong atraso mo. Ikaw ang nagpa-frame up kay Sarah. Ikaw ang naglagay ng drugs doon sa club. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong alam sa mga pinagsasabi ko. Eh, may nakakita siya pumasok ng club nung gabing yun. Wala akong alam. Baka mo alam. Wala pala. Tawag akong polis. Papakulong kita. Sir, wag, wag! Wala akong kasalanan. Napag-utusan lang ako. Sino nag-utos sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? Si Mr. Delgado. Binayaran niya ako para planta ng droga si Sarah. Alex, how could you do that, ha? At ako pa talaga sinisisi mo sa ginawa mo? Nagsabi lang ako ng totoo, kuya. Nagpaalam ako sa'yo, di ba? Anong nagpaalam? Ang sabi mo nang lalabas lang kayo. Wala kang sinabi na pupunta kayo sa commercial. Oh, no, okay, okay. Fine. Kung ayaw mo maniwala, sige, aakuin ko na lang. Ako na may kasalanan, okay? Hindi ako nagpaalam sa'yo. Huwag mo akong baliktarin. Kung alam kong saan kayo pupunta, hindi ko papayag. Talaga? Eh, paano mo maiisipan na hindi ako payagan? Eh, lahat nga kayo kanina, puro si Isabella ang nasa isip. Sa sobrang alala nyo sa kanya, hindi nyo na nga pinapansin yung mga bata sa tabi nyo, eh. Huwag mo akong konsensyahin, ha? Tinawagan ka naman paulit-ulit. Hindi ka naman sumagot. O, di, pasensya na. Nalobat ako, eh. Masama pa yon? Bawal pa yon, ha? Eh, sana gumawa ka ng paraan. Alam mo na nang mag-aalala si Kara. Sana naisip mo yun. At hindi mo na pwede ilabas si Becca na basta-basta lang. Ganyan naman kasi palagi, di ba? Kahit maganda yung intention ko, ako pa rin yung mali. Alam mo, ano masama kung gusto ko maging mabuti dito sa mga bata? At alam mo ba, si Becca mismo nagsabi sa akin na gustong-gusto niya gawin yung commercial. Bakit niyo ba ako minamasama? Guys, this is not about you. Iniisip namin si Sarah dito. Magagalit siya pag malaman niya. Eh, mas magagalit siya pag malaman niya na ikaw. Dinala mo si Becca kay Edward. Tita Kara, okay na po ba kayo? Di na kayo galit? Alam niyo, hindi naman ako galit eh. Kaya lang sana huwag niyo nang ulitin yun. Nanay, sorry sa nangyari. Sorry din po. Pero sana huwag na kayo magalit kay Sir Edward. Wala po talaga siyang kasalanan. Sige na, saka na natin pag-usapan niya. Magpahinga na kayo. Kara, si Edward nandyan.
Bakit daw? Gusto kong makausap. Eh, teka, bakit sa akin siya magagalit? Hindi ba dapat kay Kara muna? Dahil una sa lahat, hindi ko naman dadalhin si Becca sa commercial kung hindi pumayag si Kara! Anong ibig mo sabihin? Kuya, pinirmahan ni Kara yung consent form ni Becca para gawin yung commercial. In other words, pumayag siyang makita ni Becca si Edward! Anong kailangan mo? Consent form ng commercial ni Becca. Di pa pirma mo yan? Gusto ko lang patunayan na hindi ako gumagawa ng gulo, Kara. Sandali lang. Saan mo ito nakuha? Bigay mismo sa akin yan ni Alex. Alam mo, sandali. Wala akong maalala, pinirmahan kong ganito eh. Alam mo, hindi kita maintindihan, Kara eh. Umaasa ako na maintindihan mo ko. Di ba nawalan ka rin ng anak? Bakit mo nilalayo sa akin yung anak ko? Dapat naunawaan mo yung sitwasyon ko, Kara. Oo nga, Edward, nawalan din ako ng anak. Alam ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero Edward, mas importante sa akin si Sarah. Ayokong maramdaman niyo yung sakit na mawalan din ang anak. Sir! Ito yung sinasabi namin sa'yo nagplanta ng droga sa club namin. Totoo ba yun? Oo, boss. Inaamin ko na po. Pero boss, napag-utusan lang ho ako. Sino nag-utos sa'yo? Si Mr. Delgado ho. Tauhan niyo ho ako eh. Sige, halika rito. Kuha lang kita, apit-apit. Sandali. Para may lahat mo mga pangyayari. Sir Chief, ang ibig sabihin nito, magbubukas na yung club namin at makakalain na si Sarah. Hindi pa namin masasagot yan. Idadaan natin dito sa korte. Kapag nakita nila na frame up talaga kayo, basis testimonya ng lalaking ito, absolute lahat kayo. Sige. Salamat ho, boss. Kara? Kara, meron akong gustong linawin. Totoo ba na pinayag ko si Becca to do the commercial? Kara, sabi mo na kasi ang totoo. Pinirmahan mo yung consent form. Consent form. Ito ba? Oo. Bakit nasa'yo yan? Binigay sa akin ni Edward. Sabi ko sa'yo, kuya, nagsasabi ako ng totoo eh. So it's true? Alam mo na pupunta sila doon? Sabi, hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam kung paano ko napirmahan yan eh. Sorry, Kara, ha? Pero hindi ko nakasalanan na hindi mo naiintindihan na pinirmahan mo yan. Sinabi ko sa'yo, tukol kay Becca ito. Tsaka hindi ko naman sa dadalhin doon kung walang abiso mo. Ano hindi mo gagawin? Dinala mo nga yung mga bata doon, di ba? Pero pinirmahan mo pa rin yung consent form, Kara. Ayan yung pruweba, oh. Pinirmahan mo. You took the opportunity na papirmahin sa akin yung consent form na yun habang busy ako sa paghahanap sa anak ko. Alam mo, siguro nananadya ka eh. Dahil alam mo hindi ako papayag. Kara, huwag ka naman maging unfair. Malinaw na pumirma ka dyan sa consent form. Ngayon, hindi ko nakasalanan kung hindi mo naaalala na pinirmahan mo yan. At lalong hindi ko kasalanan kung hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay na pinipirmahan mo. Alex, have some respect. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko, kuya. Hirap kasi sa inyo, hindi niyo maamin eh. Napabayaan niyo yung mga bata, lalong-lalo na si Hannah. Bakit? Dahil lang dyan sa paghahanap niyo kay Isabella. Nakakasakit na kayo eh. Lalong-lalo ka na, Kara. Pagkatapos sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, ano to? Anong papel ko dito sa pamilyan to, ha? Bunto na ng sisi? Pagbibintangan niyo, sinisisi niyo. Sana naman ituring niyo ako na para akong pamilya. Pamilya? Alam mo ang pamilya nagtutulungan, nagre-respetuhan. Nililinaw yung mga bagay na maaaring makagawa ng gulo. Pero alam mo ikaw, gumagawa ka ng gulo, Alex, sa tinatawag mong pamilya. Alam mo, hindi ko mapapalampas yung ginawa mo eh. Na dinamoy mo yung mga bata. Alam mo, huwag mo kong punuin. Konting-konti lang yung pasensya ko sa'yo. Tsaka ipapaalala ko sa'yo, ha? Hindi mo pa ako kilala magalit. Kaya huwag mo ubusin yung pasensya ko. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Umili talaga ang ulo ko dyan sa Edward na yan. Lalo-lalo na dyan kay Alex. Alam mo siya, may kasalanan ng lahat. Napaka-paka-ilamera. Huwag ka na makisali. Hayaan mo ang ayusin nila na mahinaan, ha? Naku, yan! Si Sid,
Kain na. Okay, halika na. Nag-usap na kami ni Alex last night. Ah, talaga ba? In-explain niya kung bakit ginawa niya. Anong sabi? Eh, sinisisi na kami ni Kara. Alam daw naman ang tukos sa commercial ni Becca, but they're so preoccupied with finding Isabella, kahit nakalimutan namin. Alam niyo nga ba? May pinirmahan daw akong consent form para payagan si Becca to do the shoot. Sigurado ko ba ang pirma mo yon? Baka namang ginaya lang ni Alex. Ano niyo, hindi ko alam eh. Pero kung pirma ko talaga yon, I'm going to take the consequence. Kaya nga pupuntahan ko si Sarah ngayon. Sa kulungan? Ay. Opo. Mas okay naman siguro na sa kanya malaman kaysa sa iba pa po niya malaman. Nako, para mag-ingat ka. Bakit mag-beast mode ang bruha na yon? Samahan na lang kita. Sebo. Hoy, ano yung nagawa mo dito? Sarah, gusto lang sana kita kamustahin. Himala yata, ako kakamustahin mo? Bakit? Mamamatay ka na ba? Seryoso kasi ako, Sarah. O sige na, ano ba sasabihin mo? Tungkol kasi ito kay Becca eh. Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Eh... Alam mo ba na nakuha siya sa commercial? Yung pinag-auditionan niya dati. Ay, nakasama niya kasi dun sa shoot yung may-ari ng talent agency. Si Edward. Ano sabi mo? Sabi ko na nga, be. Wala kang kaalam-alam sa commercial. Sarah, tapos na yung shooting. At si Kara mismo ang nagbigay ng permiso kay Edward. Hinayaan niya na magsama si Edward at si Becca dahil pinirmahan niya yung consent form bilang guardian ni Becca. Hindi ba niya pinaalam sa'yo? Bakit niya ginawa yun? Wala naman siya karapatan, ah. Becca? Pwede ba ako pumasok? Opo, Tito Seb. Eh, ikaw lang hindi pa nagpa-breakfast. May problema ba? Sad lang po ako. Oh, bakit? Malapit na po graduation ko. Paano kung di umabot si Mama? Look, Becca, I'm sure haabot ng Mama mo. Eh, kahit hindi siya abot sa araw na yun, we're still gonna celebrate. Tay? Ana? Dati gusto ko rin ng celebration. Ah. Yung may balloons, chocolate fountain, tas cake. Ano, parang birthday mo? Opo. Eh, sayang, sabay yung air conditioning niyo. Kasi mas maganda kung buo tayo magsa-celebrate. Edward. Dito ni mga photos kahapon. Baka gusto mong tignan. Sige, iwan mo nilang dyan. Si Jeremy. Kausap daw yun sa playhouse. Nagpapaliwanag kagabi sa nangyari sa shoot. Ano nga ba nangyari doon? Bakit parang nagkakagulo kayo? Yung mga bata. Apparently, hindi alam ng mga pamilya nila. Nagagawa sila ng commercial. What? Hindi ba nagbigay ng consent form bago gawin yung commercial? Yun nga yung pinagtataka ko eh. Mayroong consent form at pinirmahan pa yun ni Kara. Eh, bakit siya ganun mag-react? Wala daw siyang maalalang pinirmahang form. Ano? Patay tayo dyan, Edward. Dahil kung totoong wala siyang alam, hindi kaya peko yung pirma. Pwede nila tayong kasuhan. Patrick, hindi yun yung pinoproblema ko eh. Mas iniisip ko si Sarah. Kasi once na malaman niya yung nangyari, mas malaking gulo to. Alex, bakit nandito ka? Hindi pa naman kita tinatawagan, ha? Naisipan ko lang pumunta dito para malaman ko na yung susunod kong trabaho. Ano nga ba? Wala pa naman. Nangungalekta pa ako ng interest sa mga pautang ko, eh. Ah. Bakit mukha ka masaya? Wala. Eh, ako kasi nangungalekta rin ng interest.
Anong interes? Nakagawa na kasi ako ng paraan para magkagulo si Nakara. Ayun. Siniraan ko siya sa kakambal niya. Sigurado ako magkakagulo sila ngayong ang alam ni Sarah eh hinayaan ni Kara na makita ng anak niya yung tatay niya. Anak, may problema ba? Mama, nag-aalala lang ako kay baka mamaya kasi hindi ako maintindihan ni Sarah. Nagbaliwanag ka lang doon. Nakikinggan ka naman eh. Hindi ka mapuka na rito. Pahinan ko lang, Yaka. Try this ko, pinabayaan mo yung anak ko! Ay, tama na! Ano ka ba, Sarah? Teka lang nga, Mama. Alam mo ba to? Alam mo ba si Kara yung pumayag para makapunta si Becca doon sa commercial? Pinagtitikit niya si Edward sa kasi Becca? At ikaw, ano ba karapatan mo? Sino nagsabi sa'yo niya? Si Alex, sino pa nga ba? Pinirmahan mo yung consent form. Ano ba? Pinaglalapit mo ba tayo yung dalawa? Sarah, hindi. Hindi totoo yan. Hindi ganun yung nangyari. Nagsisinungaling lang siya. Nagsisinungaling? Pinirmahan mo yung consent form. Pinirmahan mo ba? Oo o hindi? Oo, pero... Teka nga lang, ano ba karapatan mo? Bakit? Nanay ka ba niya? Anak mo ba yung anak ko? Sarah, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Eh, ano ba yung papaliwanag mo? Mas malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka sumusunod sa usapan. Alam mo, lahat ng mga pangingialam mo sa akin, pagmamagaling mo, tinitiis ko eh. Pero pag-usapan ng anak ko, hindi ko naman papalampas yun. Binalaan kita na huwag mong papalapitin si Becca kay Edward. Pero ano ginawa mo? Sarah, huminahon ka. Pakinggan mo muna ang kapatid mo. Ano naman ang mangyayari kung magalit si Sarah? Mahal na mahal kasi ni Sarah yung anak niya. Eh, sigurado ako makikipag-rambulan kay Kara. Eh, di sila yung sumisira sa pamilya nila katapos nun. Tsaka ako sisiraan si Kara kay Kuya. Para tuluyan nang mawala yung babaeng yun sa buhay namin. Magaling. Alam mo, gusto ko yung ginagawa ko. Alam mo, mukhang mapapakilabangan ko yan sa negosyo ko. Sabihin niya. Kahit ano sabihin niya, hindi na magbabago yun eh. Nagawa na niya. Hihinaan ka po. Alis kami rito. Huwag mong intay na magalit ako sa'yo. Hindi mo alam ang buong pangyayari kaya makinig ka muna sa paliwanag ng kapatid mo. Huwag agad siyang husgahan. Nagpapirma sa akin si Alex. Akala ko para sa supplies ng foundation. Pero hindi ko na malayan na kay Becca na pala yun. Ako walang yari talaga itong Alex ato eh. Kaya nga sana, Sarah, huwag ka na magalit sa akin. O bakit? Nagpabaya ka pa rin. Oo, kasalanan ko yung kay Becca, pero sana naman huwag mo naman sa akin isiksi lahat. Pasensya na, pero Sarah, ikaw ngayon may mali eh. Nilalayo mo si Becca kay Edward. Tingin mo ba tama yun? Hoy, teka lang. Huwag mo akong pagsasalita ng ganun dahil hindi mo alam kung anong hirap ko sa Japan para sa anak ko. Ni Anino ni Edward, hindi siya nagpapakita. So huwag kang magmamagaling dyan. Bakit? Perfectong ina ka ba? Teka lang, ano sabi mo? Tama na! Puro kay sisihan, puro kay sumbatan. Wala kayong maaayos niyan eh. Huwag na nga kayong mag-usap. Ito, oh. Sarah, bakit baka malungkot ka? Galing mo dito si Mama sa si Kara, nagkasagutan kami. Bakit? Ilan na ho ba akong makakalabas dito? Huwag kang mag-alala. May good news kami sa'yo. Ano yun? Nahanap na namin lalaki nagpa-frame up sa'yo. Ayun, umamin na sa mga pulis. Talaga ba? Ayun ako naman, salamat naman. Ma, kanina ka pa po tahimik. Hindi ko kasi maintindihan kayo magkapatid eh. Pasensya ko na, nagpaliwanag na ako kay Sarah, masyadong sarado yung isip niya. She's blaming me for everything. Kara, dadalawa lang kayong magkapatid. Ayusin niyo yan. Alex, o Kara, bakit? Bakit mo sinabi kay Sarah yung nangyari? Yung tungkol kay Becca? Oo. May gusto ka bang palabasin? Bakit? Akala ko ba ang desisyon ng pamilya nito ay dapat alam ni Sarah ang lahat na nangyari sa anak niya habang nasa loob siya ng kulungan? Pero siniraan mo. Hindi kita siniraan. Sinabi ko lang sa kanya yung totoong nangyari. Nasa sa kanya na yun kung paano niya tatanggapin yun. Eh bakit kailangan mong gawin yun?
Dahil ayokong ako ang putukan ni Sarah kapag nalaman niya ang totoo. Dahil wala akong kasalanan. Masama ba yon? Ang masama doon, inunahan mo ko. Parang gusto mong magkasira kami ni Sarah. Hindi kita siniraan, Kara. Nagsabi lang ako ng totoo. Totoo? Totoo, at sana sinabi mo sa kanya na ikaw yung nagpapirma sa akin ng format, hindi mo sinabi kung para saan yun. Pero Kara, hindi naman yun ang issue dito, di ba? Ang issue ng dahil sa pirma mo, kaya nakalapit si Edward kay Becca. O sige, ang totoong issue dito, gusto mo ko ipahama. Gusto mong nag-aaway kami ni Sarah. Bakit ko naman gugustuhin yun? Sabi mo sa akin, anong mapapala ko kapag nag-aaway kayo? Hindi ko alam. Pero ito tatandaan mo. Sa susunod na maulito, pinapangako. Magkakagulo tayo. Sakto yung dating mo. Kakasabi lang sa akin ni Banjo yung nag-frame up ba sa akin ng lalaki, umami na daw. Swelto na ba ako? I'm sorry, Iha, pero hindi pa eh. Bakit, attorney? Eh, di ba, umami na nga yung tauhan ni Delgado. Of course, malaking bagay yung kanyang testimonya sa ating kaso. Pero alam mo, kailangan muna tayong dumaan pa sa isang hearing. Dahil doon natin ihaharap sa hukuman yung tauhan ni Delgado at pati na rin yung mga ebidensya natin na magpapatunay na inosente ka, Sara. Pero check ko, makukumbinsya na natin ang Wes. Wala na ho ba ibang mabilis sa paraan? Eh kung mahuhuli si Delgado, eh di mas mapapabilis ang kaso. Sige, attorney. Nahantingin pa rin namin siya. Makikipagtulungan kami sa mga pulis. Eh, sana naman ho, magawa niyo na ho ng paraan. Gusto ko na ho lumabas dito eh. Malapit na yung recognition day ng anak ko. Gusto ko naman makapunta doon. Ikaw mag-alala, Sara. Pagkatapos ng susunod na hearing, eh, check na makakapagpiyansa ka na at makakalabas ka na dito. At pati na lang ng Club Felicidad, eh, pwede na rin magbukas. Kara, sina mama? Ay, sila mama, nauna na sila. Sinamahan ni Ninang ito ay nagpahinga na. Sige na, maupo ka na dyan. Kakain na tayo ng dinner. Si Alex pala, tawagin mo na siya. Eh, hindi daw siya gutom. Hindi siya gutom mo, ayaw lang niya sumabay sa atin. Kara. Alam mo, ayoko lang talaga kasi yung ginawa niya sa akin eh. Look, kakausapan ko siya ulit. Sam, sa tingin mo ba nakikinig si Alex sa'yo? Kailangan niya akong pakinggan at sundin. Wala akong ibang gusto kundi ang isa na pamilya natin. Alam, Seb, kung alam mo lang, pamilya rin natin ang iniisip ko. Kaya pilit ko siyang iniintindi. Pero minsan pakiramdam ko parang nananadya na siya eh. Well, kapag yun talagang ginawa ni Alex, hindi ako mapapagod na kausapan siya. Kara, I just hope you're comfortable with the fact na kapag may ginawang gulo si Alex, I will not tolerate it. Hindi ko siya palalampasin. Alam mo kasi sabay ako naman gulo eh. I don't really need this right now, lalo na hinahalap natin si Savannah. Kara, everything's gonna be okay. Sige na, umayin ka na. Becca! Oh, ito na yung uniform na isusuot mo bukas, ha? Pinlunch ako na, lalagay ko sa cabinet mo. Mung gugustuhin, ha? Opo, salamat, Nangshi. Ito nga po pala yung ribbon. Hmm. Sabi ni teacher, may nakasulat na parent, bigay daw po sa sama sa akin. Oh, eh, bakit sa akin mo iaabong? Dapat sa mama mo. Eh, baka po kasi hindi makarot. Ah, saka lang. Ah, hello? Sino ba ito? Hello, Nina. Nang, si Sarah to. Oh, Sarah, bakit? Eh, Nang, nandiyan ba si Becca? Pakausap naman, no? May sasabihin kasi ako sa kanyang good news, eh. Ah, talaga ba? Oh, naku, ang mama mo, ang mama mo. Hello, Mama? Hello, Nak. Nakamusta ka na? Becca? Malapit na po recognition ko. Na, huwag ka na malungkot. Huwag ka mag-alala kasi makakapunta si Mama pagkatapos ng hearing. Talaga, Mama? Pangako ko yan. Sarah, tayo mo nga. Ah, oo. Nak, nakapasensya ka na ka na kay baba ni Mama eh. Basta huwag ka na malungkot. Pupunta si Mama, ha? Oh, ano sabi ng mama mo? Darating na po sa recognition ko. Ay, wag po ang ganang. Smile ka na, baby. Oh, huwag mong gusutin yan. Ibigay mo yan sa mama mo. Oh, alam mo, Sarah, mapangako ka.
Akala mo ganun lang kadali makapagpiyansa? E paano ko hindi ka umabot? Kailangan ko naman umasa, no? Ayoko naman bigoyin yung anak ko.